bawal umutot sa loob. Ewan ko pero number one rule ko yun. Good afternoon guys. So sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung in and out ng kotse ko kagaya ng sinabi ko sa last video ko. So ipakita yun sa inyo. So yun, gagawin na natin yung ngayon. Tingnan muna natin yung weather. Wow, ang ganda ng weather ngayon. Tamang-tamang mag-video. So yun, ang ganda ng paligid. So yun guys, tamang-tama pala mag-video ngayon. So para mapakita ko sa inyo. And then meron nga pala akong biniling stand ng camera. Ito, ang laki niya. Ang ganda niya. So ang laki niya. Parang ang presyo yata nito is 40 something dollars. So worth it naman kasi. Ang ganda yun. Kasi mahilig ako mag-video. Mahilig ako mag-video ng paligid or what. Or katulad ngayon, i-video natin yung kotse. So kailangan ko yan. So ang ganda niya. $46 yata to. Parang ganun. So yun guys, wala nang paligaw-ligaw pa. Kailangan ko na lumabas para mapakita sa inyo. I'm so excited na rin kasi gusto ko rin makita ko yung kotse ko sa video. Gusto kong, ang ganda kasi makita pag yung naka-video yung car mo, parang ganun. Ewan ko kung ano yung gusto kong sabihin pero sana naiintindihan nyo. Gusto kong makita sa video yung kotse ko. Tapos makikita, wow, ang ganda! So yun guys, lumipat ako ng ibang lugar kasi dun sa pinaradaan natin kanina, maraming tao dun, maraming nagpaparada dun. So ayokong maistorbo ako habang nag-video ako. So nandito ako sa park ngayon. So unang ipapakita ko sa inyo guys is sa labas. So gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung tsura sa labas. So yun, lalabas na tayo. Papakita ko sa inyo yung labas. So merong button dito para buksan yung compartment. So ito yon. So tingnan nyo. Yan siya guys. Kaelib. Umaangat. So nag-open na. Then ito nyo naman may compartment. So yan. Meron na akong panlinis na nakalagay dyan. So ayan. Walang laman yung compartment ko. So meron din dito guys na pwede mong buksan siya. So ililip mo lang siya. So ayan. So iaangat mo lang siya and then ayan na yung spare tire and may mga panlinis ako dyan na nakalagay. So dyan ko tinatago. Then sasara na natin. Tapos yan guys, may bola na ako ngayon. Ayan, kasi mahilig ako mag-basketball. So laging nakalagay yan sa kotse para pag naisipan ko mag-basketball, ready siya. So ayan guys, nakita nyo na yung outside ng car. Basically, yan lang naman yung labas. So, pero maganda siya, di ba? White talaga yung favorite kong kulay. Gustong gusto ko ng white. So alam ko marami magsasabi dyan. Mukhang taxi. So sa Manila yon, hindi dito. So yun. And punta na tayo sa loob guys. So yun guys, nandito na ulit tayo sa loob ng kotse.
Ha, ang lamig sa labas, guys. Kahit nakikita niyo maaraw, ang lamig niya. Nakakainis. Talaga ako sa malamig na panahon, ayoko ng malamig. Kung pwede lang bumalik ng Pilipinas eh. Kaso sa Pilipinas naman, sobrang init naman. Ay, naku mundo. So yun guys, bago ko simulan tong video na to is meron akong mga rules dito sa kotse ko. So ang mga rules ko is napakasimple lang naman. Unang-una, bawal umutot sa loob. Pero number one rule ko yun. Yun yung number one rule ko. Ayaw na ayaw kong gawin yun. Hindi pwedeng mangyari yun dito sa loob. So sinasabihan ko na kagad yung mga sumasakay. Especially English sila, diba? Sinasabihan ko, don't fart inside my car. That's basic rule. Tapos ayaw ko nang nagbe-bathe. Tapos kapag may basura ka, huwag mong iwan sa loob. So ayun. Basically, simple lang naman yung rule ko eh. Ayaw ko nang maduming kotse. Sa pamilya namin, ako na yung pinakadugyo pero maninis pa rin. Lalo na yung kapatid ko, ay naku, super linis nun! Don't fart, don't leave any garbage, whatever. Sana nagkakaintindihan tayo, okay? So yun guys, umpisa na natin kung ano yung nasa loob. So ipapakita ko na sa inyo. So of course, lahat naman ng kotse may manubela. So yun yung manubela. So yun nga pala guys, bumili na ako ng bagong cover ng handle niya. Which is, binagay ko yung kulay nito sa kulay nito. Which is bagay, diba? At saka ang kintab niya. So yun ang gusto ko dito sa nabili ko na to. Parang bagay na bagay, diba? And meron ako dito guys, ito ang ganda nito. So hindi ko pinagsisisihang nabili ko to. Kasi guys, pag ilalagay mo yung phone dyan, sana ba isa kong phone. So ito, ang dali niyang ilagay eh. So papakita ko sa inyo, ito yung phone. And then, ikakabit ko lang siya ng ganyan. Ipupush ko lang, nakabit na yung phone. So ayan, so pwede ko na siyang gamitin for, usually ginagamit ko yung phone na yan guys for navigation kasi yun naman yung uso dito sa America, navigation. Tapos pagtatanggalin mo, may ipipress ka lang na button sa likod, press ko lang yan, tapos ayan na, ang galing nga eh, kaya gustong gusto ko tong lagayan ng phone na yan. Parang feeling ko gusto ko pa maglagay ulit ng ganito somewhere dito naman or dyan. Pinagamit ko pa rin guys ito, susi. So alam ko naman maraming kotse na uso yung pinipindot na lang tapos mag-i-start na. Pero itong Toyota Corolla na to is di susi pa rin sa. So yan, nilalagay ko lang yung susi. Tapos i-start ko na. So yun. Ayan guys, patayin ko na. Goodbye. So yun guys, ito yung pinto. So yan, may mga button dito para buksan yung bintana. And then para i-lock yung mga pinto and unlock. And then merong space dito para sa inumin pero nalagyan ko yan ng salamin. So ito yung salamin ko guys, so dyan ko nilalagay yan. Pag nagda-drive kasi ako, kailangan ko ng salamin. So yun, sa kabila, ganun din naman. And then, ayan, may speaker dyan. Tapos ito guys, ano to, pabango to sa kotse. Gustong gusto ko mabango yung kotse ko. Parang gusto ko pang bumili ng isa para naman sa kabila eh. Tapos ito, ito may monitor siya. Ayoko lang sa monitor na to guys is flat siya. Gusto ko sana yung nakaganon, pero hindi eh. Pero okay na yan, hindi naman ako maarte sa kotse. So dito sa America guys is automatic. Hindi uso yung manual, yung ang dami mong kinakalikot. Hindi uso yung ganon. Reverse, forward, ganon. Yun lang naman yan eh. Tapos park. So tapos yun guys, meron akong cable dito nung para sa iPhone ko. So hindi ko yan tinatanggal dyan. So talagang para sa kotse to. So meron pa naman akong isang cable na ginagamit. Then ayun guys, meron akong lalagyan ng inumin dito. So usually, nilinadala ko lagi to, water bottle ko. And then, minsan coke. Then ano pa ba? So ito, compartment ko. So yan yung laman ng compartment ko guys. So ito, may laman akong plastic. So itong plastic na to is lalagyan ko ng basura. Para sakaling may mga sumakay ng kotse ko is may plastic akong nakaready para itapon yung mga basura nila. So yon. Then, ito meron ako neto. Ito guys, pantanggal to ng ice. Usually kapag umaga, ang daming ice dyan sa windshield ko. So ito pantanggal ko. So tinatanggal ko yung ice. Laging nakaready yan dyan. Tapos ito guys, mga papel ko yan. So kailangan may papel ka ng insurance. Then ano pa ba yung meron ako dito? Ito meron ako. Ito para to sa mukha. Kasi laging dry yung skin ng mukha ko. So meron ako nakaready dyan. Then ano pa ba? So ito guys, meron ako nito, pangtanggal ko ng alikabok. Hindi ko alam kung tama ba yun. Ito ang gamitin ko pantanggal ng alikabok, pero ito yung ginagamit kong pantanggal kasi ayoko ng alikabok kagaya niyan. Yan yung mga laman ng sa compartment ko, so ilagay na natin sa loob. Tapos meron din compartment dito guys, so ayun. So bubuksan lang natin to ng ganyan. So meron siyang top. Siguro lalagyan ng candy yan or what, pero hindi ko naman ginagamit yan. Ito meron pa pang open. So ito mga laman ng candy ko. So yan yung mga candy ko guys, sakali na gusto ko mag candy. Tapos meron akong floss. Siyempre kapag kumakain ako, so ayun.
Meron akong gums. So kapag merong gusto ng gums, meron dyan. And then meron akong wipes, wet wipes. So antibacterial din to. And then meron din akong hand sanitizer, which is kailangan natin. So yun guys, nakita nyo naman yung sahig. Gusto ko laging malinis yan. Ayaw ko nang madumi. So yun guys, sa kotse ko talaga, ayaw ko nang madumi. Hindi ko alam kung maarte ako or what, pero ayaw ko nang dugyo. So yun guys, tingin ko marami pa akong kulang dito sa kotse. So ang mga naisip ko na kulang pa is wipes, tissue, sanitizer, alcohol. So yun yung mga basic needs dito sa loob ng kotse. So wala pa ako nun. Kasi nga, alam nyo naman, using coronavirus. So tingin ko, kaya hindi ako makabili ng mga yun. Kasi ubus sa mga grocery stores. So guys, kung meron kayong suggestion na kailangan pang meron dito sa loob ng kotse, mag-leave lang kayo ng comment sa description. So mag-leave lang kayo ng suggestion sa comment section sa baba. So syempre, first time kong magkakotse, so kailangan ko rin malaman kung ano pa ba yung mga kulang dito. So yun guys, ipapakita ko naman sa inyo yung likod ng kotse, kung anong meron dyan. So yun, tara, punta tayo sa likod. So yun, pasok tayo. So yun. So yun guys, merong lalagyan dyan. Siguro lalagyan ng Yossi yan or something. Hindi ko alam. So nakita nyo naman yung floor, malinis. Ayoko na maduming floor. Tapos katulad ng pinto, may lalagyan ng inumin dyan. Ito, tapos buksan. Tapos syempre, lahat naman ng pinto may bintana. So ayun. Guys, meron akong running shoes. Ayan, dyan ko nilalagay yung running shoes ko. Kasi minsan, bigla ko na lang trip na mag-jogging. At least, ready siya. So ayan, dyan ko siya nilalagay. So ito guys, tapos kapag binaba ko to, nakita nyo, may lalagyan ng inumin. So ayan. Tapos, syempre merong seat belt. Tapos, ano pa ba? Ito guys, ito, ipupul mo lang siya. Papakita ko sa inyo kung anong mangyayari dyan. So, ayan. Ipupul mo siyang ganito. Ay, hindi, isa na lang ito. So, ayan, ipupul ko siya. So, pag pinul ko yan, pwede mong hilain. And then, ayun, makikita mo yung compartment sa likod. So, hindi ko na kailangan lumabas pa para maglagay ng gamit sa compartment. So, ayan, ibababa ko lang yan. So, ayun. Nakikita ko na yung compartment ko, so pwede ko na ilagay yung mga dapat kong ilagay dyan. Etong button na to, hindi ko maintindihan kung ano to kung ano yan. Tapos yun, ibabalik lang natin. So yun, tapos wala namang masyado yatang special dito sa likod. Siguro ang last thing na lang na magagawa ko ngayong araw to sa video na to, gugulumpay no, agra. Siguro ang last thing na magagawa ko lang sa video na to guys is bigyan kayo ng ride. So yun, hindi ako pupunta sa malayo guys, sa malapit lang kasi gutom na ako. So yun, papakita ko lang sa inyo yung place ko. So yun guys, bibigyan ko kayo ng ride. Tara! Kapag minsan, kapag malungkot ako or walang magawa, so yun, nagda-drive na lang ako. And nakakawala din kasi ng stress yung pagda-drive eh. Kasi may mga nakikita kang lugar, so nakakawala ng stress. So yun lang yung ginagawa ko guys, kapag wala akong magawa, nalulungkot, naiinip, boring. So yun, naiisip ko mag-drive. Then, ayun, nakakawala ng stress. Na guys, na-enjoy nyo yung paligid. So nakita nyo naman yung America guys, ang laki no. So parang ang luwag ng ang luwag ng kalsada no. So yun yung isa sa mga gusto ko dito sa America, ang luwag ng kalsada, tapos malinis, ang sarap tignan ng tanawin, walang usok. Oh, 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 oh
So yun guys, nandito na ako sa kwarto ko. So nakakapagod mag-video. So parang gusto ko na matulog. And then gumising na lang bukas. So yun guys. So ito nga pala yung higaan ko. Bago nga pala ito. So, ang sarap matulog. Kaya ang sarap matulog kasi. Ang sarap matulog sa ganito. Tapos malamig yung panahon. Tapos may katabi, no? So yun. Tapos may una na ganito. Ah, ang sarap. So dito ko na i-end yung video ko guys. So kung gusto niyo yung video ko, so hit like. So kapag bago ka sa channel ko, subscribe ka na para makapag-upload pa ako ng marami pang videos. So thank you for watching this video guys. Have a nice day and see you pa sa mga next video ko pa. Bye bye.